Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagtakas ni Captain Leamante ay hindi ito nakalayo dahil di ito makatakbo ng maayos dahil sa pilay nito nang tumalon sa bubong ng bahay. Kaya nahuli siya ni Cardo Dalisay. Pero nakiusap si Teban na huwag patayin ni Cardo itong si Captain Leamante. Samantala nagkita si Mr. Solomon at Mr. Valmoria at ang mga kasamahan nito at nabalitaan ni Mr. Solomon pagkamatay ni Mr. Chen noon na tinanong si Mr. Valmoria kung may kinalaman sila dito at agad namang sinabihan ni Lara si Mr. Solomon kung ito'y business transaction or integration at nagpakilala si Jacob Serrano sa kay Mr. Solomon bilang business partner nila Lito habang si Renato ay napagtanto na si Lito ang naging drug lord dahil itinumba nito ang mga kakompetensya nito sa negosyo dahil naririnig ang usapan nila Lito at Mr. Solomon at lahat na nandoon sa transaksyon sa pamamagitan ni Jacob. Pero si Jacob ay bigla na lamang tinapot si Mr. Solomon kung ito'y may masamang balak sa kanila na sinaway naman ni Lito at Lara. At humingi ng sorry si Jacob dito kay Mr. Solomon pati si Lito at Lara. At natapos ang transaksyon na wala ring masamang nangyari. Samantala, tinawag ni General Borja, si Cordero at Salonga at mga kasama sa Task Force Agila na naiwan doon sa bahay nila ni Virgie tungkol sa pagpaalis sa kanila ni Virgie at Teddy. Kaya nanganganib sila at lalo na napaligiran sila ang lugar ng mga checkpoints. Samantala, sa pagkahuli ulit ni Cardo kay Captain Leamante ay binalaan niya ito na pasabog ulo ni Captain Leamante kung tumakas pa ito. Balik sa mansyon ni Lito ay nag-uusap sila na saad ni Hipolito na kailangan nila ang expansion ng business nila dahil kaya na naman nilang mag-produce ng maraming produkto at papasukin na nila ang smuggling at human trafficking dahil ayon kay Hipolito ay malaking pera ang nag-aabang sa labas ng bansa na sinang-ayon na ni Lara at Lito at sinabi ni Renato na hawak niya ang pagpatakbo ng palasyo. Dahil ayon kay Renato, hawak niya si Oscar Hidalgo. At dagdag ni Jacob ay wala silang problema sa pagpapatakbo ng negosyo dahil kay Tito Nyeret. At ito'y dinig lahat ni Ramil, nakakubli lamang at nakikinig sa usapan. At nagkasundo ang bawat panig. Habang balik kina Cardo, ay ginagamot ni Pilar ang pilay ni Captain Leamante. At dahil sa galit ni Cardo kay Captain Leamante, ay gusto niya na sana itong patayin. Dahil si Cardo ang sinisisi ni Captain Leamante sa pagkamatay din ni Aliana dahil sa kasalanan ni Cardo sa batas kung kaya't nadamay si Aliana. Pero kinausap ni Teban at Pilar. Si Cardo napatawarin si Captain Leamante dahil ayon kay Pilar, ang Diyos ay nagpapatawad nga. Dapat patawarin rin ni Cardo si Lea. Samantala, si Ramil ay kinausap si Lito na di tama ang pang-iinsulto at pagmamaliit ni Renato kay Lito. Pero sa Adilito, paminsan-minsan ay kailangan magpakumaba para umasenso. Habang kina Renato ay pinuri ni Jacob si Tito niya rin na napapayag nito sa plano nila si Lito at Lara. At tulad ni Lito na balak rin agawin ang negosyo kay Hipolito ay ganun rin ang plano ni Renato Hipolito na hawakan ito sa leeg si Lito hanggang makuha lahat ng negosyo ni Lito. Samantala, si Secretary Padua ay kinausap ang Black Ops si Major De Vela na kung kailangan sugurin ang buong bansa ay gawin ng Black Ops makita lang nila si Cardo Dalisay dahil ayon sa kay Secretary Padua ay parang presidente rin siya dahil siya ang executive secretary at inutos na patayin ang mga tao na kumakanlo sa Avila at dalhin ang ulo ni Dalisay. Samantala, ang mga kasama ni General Borja ay pinaiting ang pagbabantay sa paligid pero dumating si Virgin na galit na pinapalayas ang Task Force Agila. Samantala, inaabangan ng Black Ops ang sasakyan ng Task Force Agila at dahil masama ang kutob ng mga Task Force Agila ay umabanti sila na agad pinaulanan sila ng bala ng mga Black Ops. At kahit pinaulanan sila ng bala at hinahabol ay patuloy ang grupo ng Task Force Agila na tumatakas para mailigtas ang sarili nila at mailigtas rin si Cardo Dalisay.
saan hahantong ang labanang ito na halos wala nang matatakbuhan ang Task Force Agila. Abangan! FPJs ang Probinsyano! Pag hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking next video. Thanks for watching!